Good morning guys! Ngayong umaga nga ay napasilip ako sa aking email at napansin ko itong email na YouTube. Nakita ko nga na ang top viewed videos ko ng taon ay yung folding table. Medyo na guilty naman ako dahil itong video na to ay alam kong bitin ang pagkakagawa ko. Since wala naman sana akong gagawin na ngayong araw, kaya gusto ko sanang gumawa ulit ng table. Kaya lang ay busy dito sa workplace namin. May PO kasi kaming hinahabol. Kaya naisipan ko na re-edit na lang yung videos at gawan ko na lang ng paraan yung mga kulang na part. Ang first step sa lahat ay ang pag-planer ng mga gagamitin na kahoy. Ito, sa puntong ito guys ay naputol ko na yung mga gagamitin ko according dun sa mga sukat na kakailanganin ko. Apat na 55 cm ang haba. Ang kapal niya ay 25mm at ang lapad niya ay 35mm. Itong mga sukat na to ang magiging pamakuan ng pinakasahig ng lamesa natin. Mula sa dulo ay susuka tayo ng 11 cm at tatandaan natin ng lapis. Habang sa kabilang dulo naman ay 5 cm. Dalawa guys, doon sa apat na 55 cm yung kailangan natin. Yan, tandaan natin sila parehas. At kukunin din natin yung gitna niya guys sa lapad. At mamarkahan natin. Ganun din doon sa pinakababa niya, kabilang dulo niya. Kailangan natin markahan sa gitna. Bubutasin natin yung mga may marka para magiging pinaka-guide ng tornilyo niya mamaya. Kakailanganin din natin ng dalawang kahoy na may haba na 50 cm at kapal na 25 mm at lapad na 35 mm. Dito sa haba nito guys, nakadepende kung gaano kahaba yung kalalabsan ng lamesa natin. Kailanganin natin ng 40 mm na haba ng tornilyo. Ngayon ay ikakabit na natin yung 50 cm na haba ng kahoy doon sa 55 cm na binutasan natin kanina. Siguraduhin lang natin na nakasentro talaga siya doon sa may butas ng tornilyo. Ayan, pagkatapos natin gawin yan ay itatabi muna natin siya. Ganito ang magiging itsura niyan guys. Sunod natin kakailanganin ng apat na kahoy na may haba na 87 cm, lapad na 35 mm at kapal na 25 mm. Ito na nga pala yung magiging pinakapaa ng lamesa. Susukatan at lalagyan natin ng tanda yung pinakagitna ng kahoy. Lagyan din natin ng marka yung gitna ng palapad niya para masigurado natin nasa sentro yung gagawin nating butas. Yun kasi yung magiging guide natin sa paglalagay ng tornilyo mamaya. Dalawa yung nilagyan natin ng guide na butas at yung dalawa ay hindi. Sunod nga ay pagsasamahin natin yung dalawang paa, isang may guide at isang hindi. Ang purpose nga ng guide guys ay para pag nilagay natin yung tornilyo ay maging sentro siya, gitnang gitna yung pagkakatornilyo niya, hindi siya papaling. At uulitin din lang natin yung proseso doon sa dalawa pang pangpaa. Ayan, ready na yung mga pamaa natin. At ito kukunin na natin yung binuo natin kanina. Ito yung kakabitan ng sahig ng kabiyak ng lamesa natin. Lalagyan natin siya ng marka para maikabit siya doon sa pinakapaa. Mamarkahan natin sa 15 mm. Dito ito sa side na nilagyan natin ng 11 cm na lagayan ng tornilyo kanina. At syempre sa kabila ay ganun din, lalagyan din natin. At lalagyan din natin ng tanda doon sa pinakasentro ng lapad niya para nakasentro yung ating tornilyo mamaya. At ganun din ang gagawin natin doon sa datarapan natin dalawang 55 cm na haba kanina. Itong dalawang ito naman na magiging pamakuan ng sahig ng lamesa doon sa kabilang side. At pagkatapos nga mamarkahan yung sentro ay bubutasan na natin siya na magiging pinaka-guide ng tornilyo mamaya. Ngayon ay ikakabit na natin sila doon sa pinaka-paanong lamesa. Yung naka-frame yung ilalagay natin doon sa pinaka-loob at yung pamakuan na hindi naka-frame yung ilalagay natin doon sa labas ng paa. Ganito dapat ang magiging itsura niyan. At syempre, uulitin lang natin ang proseso doon sa kabilang side. Sunod ay lalagyan natin ng brace itong pinakapaan ng lamesa natin para mas tumibay.
Doon sa pinakapaa niya ay susukat lang tayo ng 10 cm at mamarkahan natin pinakatanda. Gagamit nga din pala tayo ng mga pako na 25 mm at tornilyo na 25 mm din. Makikita nyo nga sa screen yung sukat ng gagamitin natin na pinaka-brace na kahoy. Pansinin nyo na hindi magkaparehas ang haba niyan. Yung mas maiksi ang ilalagay natin dito sa pinakaloob na paa. Damihan natin ng pako at tornilyo para hindi shaky yung lamesa natin. Pagka naikabit natin yung pangloob na frame ay babalik na rin natin at dito sa kabila naman ay ikakabit natin yung mas mahaba. Dito siya ikakabit sa pinakapanlabas na paa ng lamesa. Ganun din, tantaran din natin siya ng tornilyo at pako para matibay yung lamesa natin. Ito naman yung mga sukat ng gagawin natin pinakadahon o pinakasahig ng lamesa natin. Nasa sa inyo yan guys kung ano yung gusto nyong isahig doon sa lamesa nyo. Pwede kasi na isang buong malapad na lang siya katulad nung ginawa ko. Bago natin ipako yung sahig guys, siguraduhin natin na pantay siya o balance yung alawas niya sa pagkabilang dulo. Una natin papakuan yung mga panlabas na pakuan ng sahig ng lamesa. Siguraduhin lang na yung pako at tornilyo nyo ay doon tatama sa panlabas na pakuan para maibuka natin yung lamesa mamaya. Pansinin nyo na sa magkabilang dulo ng lamesa ay dun sa panlabas na pakuan siya ipapako pareho. At pag napakuan na yung isang side ay babalik na rin natin yung lamesa at yung kabilang side naman yung papakuan natin. Siguraduhin lang na kapatay siya nung kabilang side na sahig. At dito sa side na to ipapako natin siya dun sa panloob naman na pamakuan. Dun sa may frame na nilagay natin kanina. Dapat siguraduhin din natin na yung pako at tornilyo natin ay tatama lamang dun sa panloob na pakuan ng sahig para maibuka natin yung lamesa mamaya. At ito na nga yung kinalabsan ng lamesa. At ito naman yung version ko guys na buo yung ginawa kong pinakasahig ng lamesa. Saglit lang siya. Itutup eh. Ha? Balik. Sina? Huwag mo yung gamit niya. Escape. Umama. Escape. Ganyan siya. Ha? So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and see you next vlog. Bye bye.